Hello, welcome to my channel. My name is Kuya Ali. And our topic for today is love. Maraming usapin pagdating sa pag-ibig. Ano nga ba ang mga ito? Halika, tugmasin natin. Guys, bago ko magpatuloy, nais ko ipalam sa inyo na ang pag-ibig na tatalakay natin dito ay pangkalahatan at hindi pang mag-partner. Ang temang pag-ibig ay gustong-gusto natin mga kabataan. Para itong Mobile Legend or anumang paborito mong laro sa internet or sa mobile phone mo, nakaka-addict. Lahat ng tao'y gusto'y may mamahalin at magmamahal. Pag-ibig. Ayon sa psychologist, ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao ay ang mahalin at magmahal. Walang kapangyarihan na hihigit sa pagmamahal. Maaring ito ang mag-udyok sa mga tao na gumawa ng mga bagay para sa iba na hindi nila karaniwang ginagawa. Ngunit kung ang pag-ibig ay napakagandang bagay, napakahalaga sa buhay, bakit naging limitado ito sa mundo? Ang sagot ay simple. Ang totoong pag-ibig ay higit pa sa isang sentimental o masayang pakiramdam. Ang pag-ibig ay isang pasya, isang pagpipilian na dapat nating gawin. Ang tanong, ano ang katangiang hinahanap mo sa taong mamahalin mo? At anong katangian ang hinahanap mo sa taong nagmamahal sa iyo? Alam mo ba na maraming mga paraan upang malaman mo kung ito nga ay tunay na pag-ibig? Ngayon pa lang ito, magbabahagi lamang ako sa iyo ng 10. Una, ang pag-ibig ay isinasagawa at ipinapakita. Hindi lamang ito sinasabi o pinaparamdam. Ikalawa, ang pag-ibig ay hindi ganap na makasarili. Hindi niya sinasabing, ako muna. Handa siyang tumulong kahit gaano pa siya kaabala. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagsuko ng sariling pamamaraan alang-alang sa ibang tao. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Ninanais ni pag-ibig na magtagumpay ang iba. Naghahangad siya na makamit ng lahat ang kanilang mga pangarap. Naniniwala siya sa galing ng iba at nagdiriwang siya sa tagumpay ng iba. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagtitiwala at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ay pagtupad sa tipan o pangako. Ang pag-ibig ay buong pusong pagtitiyaga sa ibang tao. Kahit na sa kanilang mga kahinaan, kahit na nakakainis na sila. Ang pag-ibig ay hindi likas na sexual. Ang pag-ibig ay hindi batay sa pang-akit na pisikal. At ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Hindi man iyan ang lahat ng paraan, matitiyak ko rin sa iyong hindi ko rin inimbento ang mga bagay na yan. Sa katunayan, may binaghanguan ako ng mga pamamaraan na iyan. Ang Biblia ay may paglalarawan na isang tunay na pagmamahal at makikita natin ito sa aklat ng Unang Korinto. Alam mo ba na mayroong pinakadakilang pagpapakita at nagpakita ng pagmamahal? Ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagsasakripisyo ng ating buhay sa taong mahal natin. Ginawa iyon ng Diyos. Bago pa tayo ipanganak, ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin na ibigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa kanya. Iyon ang pag-ibig. Nagbibigay, walang pag-iimbot, kahit magsakripisyo. Ito ay walang pasubalik na nagbibigay para sa kanyang minamahal.
ang pinanggagalingan ng totoong pag-ibig ay ang Diyos, sapagkat ang pagkatao ng Diyos ay pag-ibig. Ang lumayo sa pinagmulan ng pag-ibig ay hindi makakabuti, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay magiging pansamantala, magiging makasarili, at magiging mapaghanap, walang kakontentuhan, at hindi magbibigay. Ngayon, masasabi mo ba sa iyong sarili na tunay kang nagmamahal? Nagustuhan mo ba ang tema natin sa araw na ito? Tulungan mo ako na ibahagi sa iba ang video na ito upang malaman ng iba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig.